Kahit sa linggo pa ang Chinese New Year, halos wala na nga pong patid ang pagdating sa Binondo, Maynila ng mga gustong makanood ng Lion at Dragon Dance. Nakatutok doon live si Maris Dumali. Maris? Mel, bago pa man tayo sinakop ng mga Kastila, ay may malalim ng ugnayan nga ang mga Pilipino at mga Chinese, lalo na sa larangan ng Kalakalan. Kaya naman magpahanggang ngayon ay kitang-kita ang magandang relasyong ito at ang pagpapahalaga na rin natin sa mayamang kultura ng mga Chino, lalo na sa tuwing sumasapit ang Chinese New Year. Mayat-maya ang pag-iikot at pagtatanghal ng Lion at Dragon Dance sa Plaza ng Binondo, kaya kahit sa linggo pa ang aktwal na selebrasyon ng Chinese New Year, marami na rin ang dumagsa para saksihan ang makulay at masayang selebrasyon. It's great. We like it. Crazy. A bit crazy, eh? Ang pamilya Clemente lumuwas pa mula Bulacan. So lang po namin makita kung paano po mag-celebrate ng New Year ang mga taga, ang mga Chinese. Nanood po ako ng Dragon Dance, saka po masaya po dito. Magiging Dragon Dancer na si Arman Lutranya, natutuwa tuwing sasapit ang Chinese New Year. 20 years na raw niyang ginagawa ang Dragon Dance, kaya naman siya na ang gumagawa ng ipinagmamalaking pinakamahabang Dragon Dance group sa buong Southeast Asia na may habang 345 meters o 1,200 feet na binubuo ng 120 katao. Kasabihan kasi sa Chinese yan, mas mahabang dagon, mas maswerte. Financial, marami lalat. Walang sakit ang mga kamag-anak. May mga kahulugan nga raw ang Lion at Dragon, kaya ito ang magandang pansalubong sa bagong taon ng mga Chino. Two lions, it brings good luck. Siya yung nagdala ng swerte at nag-aalis din ng malas. Ang dragon naman as a very superior, siya yung pinakamatapang na nagbabantay. Ilang kumpanya rin ang nag-organisa ng sarili nilang pagtatanghal ng Dragon at Lion Dance. Chinese believe that the dragon brings a lot of good fortune, no, to the business, and pati yung mga lions, they bring good fortune to the business. Dahil ang papasok na taon ay Year of the Water Snake, naisip naman ang isang kumpanya na haluan ng biblical touch ang kanilang float kung saan tampok si Adan, Eva at ang ahas. It's a promotion of both the cultures of the Filipinos and of the Chinese. When you talk about the Garden of Eden, diba? Parang bad siya. But I think it's by God's design also that the serpent is there. Habang gumagabi ay may mga dumarating pa rin para makisaya, Mel. May iba't ibang aktibidad at pa-contest na nakalinya bukas at sa linggo para masayang salubungin ang Chinese New Year. Si Nicole Locke at Kyung Hee Wat Chai, Mel. Ang haba nung iyo. Kung ay Pat Choi, Maris Dumali.